Ako si Eduardo Acosta, taga Barangay Malinaw, Gabaldon Nueva Ecija, na may edad na 72 years old sa kasalukuyan. Sa panahon na yon ako na nagbubukid na ako kasi nung mahinto ako ng elementary 1963, tumulong na ako sa aking ama na magsaka. Nung basaga na 99, ay pinakilala sa amin ng aming barangay captain para makabil sa programa ng gobyerno na para makahiram ng puhunan na magagamit sa pagsasaka na gagamitin sa mga makabagong binhi. At ito yung IR8 na ang sistema po nito para maka abel ka sa programa ng gobyerno, yung sa Masagana 99, ay papahiramin ka ng puhunan para sa land preparation. Pagkatapos may mga kasama natong binhi at saka pataba, mga pestisidyo. At ito ay manggagaling sa bangko, sa land bank. Kaya, at ang isa pa, kailangan may magbuo ng grupo, mga 7 tao sa isang grupo, na ang layunin nito kung sakaling hindi makabayad yung isang membro ay susyolder ito ng mga ibang kasama, ng anim na kasamahan. Kaya yun, ganun dumadalo yung sistema ng pagpapahiram ng pera magmula sa land bank para dun sa pagtatanim ng palay na programa ng Masagana 99. Ito yung binhi na IR8 na kung tawagin noon ay Miracle Rice. Sa pamamagitan ng Ministro of Agriculture, ito yung mga technician sa yung nagpakilala ng programa at kailangan maging membro ka pa ng samahang na yun para noon ay isa mga pa sa mga patakaran nyo ng Ministry of Agriculture. At ang pagbabayad nito, pagkaraan ng ani ay babayaran yung mga nahiram mong pera sa lambang. Naging beneficiary ako simula noong 1965 at siguro mga 2 taon o 3 taon, ganoon lang yung pagiging kasapi ko sa Masagana 99 o sa Samang Layon. Eh kasi nga hindi ako makabayad kasi yung nakakalamidad yung aming tanim, kaya naghinto na ako sa panghiram sa land bank. Pero sa pamagitan nung kasi nga may utang kami sa land bank, ay sinisingil siyempre kami ng technician ng Ministry of Agriculture. Kaya ang nangyari, binenta namin yung isang kalabaw namin para makabayad kami dun sa mga nahiram namin na panggamit sa bukid na kusa napakarami, hindi mo naman kayang gamitin sa loob ng isang panahon eh. Mga ilang bag na pataba, pagkatapos mga lason, iba-ibang klaseng lason, eh hindi naman nagagamit. Kaya yun ang isang dahilan kung bakit kami nabaon sa utang kasi nga eh sobra-sobra yung nakukuhang inputs pero hindi man nagagamit kasi hindi naman kailangan ng bukid. Eh siyempre utang mo yun, dapat bayaran. Yun, ganun dumalo yung programa noon kaya hindi na ako sumama sa samahang na yun. Kaya nangyari nga, sabi nga nila, samahang na yun, naging samahang na yun daw.
Bali, ano, yung naging epekto nito sa aming pamumuhay, eh, yun yan, nawalan kami ng kalabaw. Pagkatapos, nawala na rin yung mga, ano, yung mga sistema ng bayanihan, at nagkanya-kanya na halos yung mga tao kasi may kasama pa itong para gumanda ang animo, ay kailangan gumamit ka ng makinarya. Nabaon sa utang yung mga magsasaka, katulad nga namin, hindi na ako nakapag-aral ng nakapagpatuloy ng high school. Nawa nga nung kakulangan, kakapusan ng kita sa aming bukirin. Sobrang paggamit ng mga gamit pang agrikultura kasi nawala na rin yung mga ano eh, nawala na rin yung mga iba-ibang klaseng binhi na dati nasa sa kapitbahay mo lang o sa kapitbukid, pag magandayani ka, pag magandayani nila, pwedeng makahiram ng binhi o kaya makipagpalitan ng binhi kung saan mo may mabalita ang mayroong binhi ay pwede kang pumalit. Pero noong simula nga nung ma-introduce yung paggamit ng mga makabagong binhi, nawala na ito. At aasa na lang yung maasa na lang kami dun sa mga nagbebenta ng binhi na kung saan ito yung mga may mga pwesto sa palengke na siya nagbebenta ng mga pataba at saka mga binimpalay. Yun, kaya hindi, sa palagay ko, hindi maganda naging epekto nito kasi nawala nga yung control ng naming mga magsasaka doon sa mga binhi. May nakibagi sa programa ng Masagana 99, ito yung putatanin ng mga makabagong binhi. Kasi nga, sabi nila, ito ay kapos daw ang ani ng ating bansa. Kaya lagi tayong umaangkat ng bigas sa ibang bansa. Kaya ito yung solusyon. Malakas umani at pantak pa, hindi masyadong nabubuhay sa hangin pagka may kalamidad. Eh, pero yun naman dating palay namin, basta dumaba ito eh, luluhod yan eh, parang may parang may sigo yan eh. Kaya maganda rin yung palay na ginagamit sana. Kaya kami na kay bahagi dahil sa akala namin, siyempre, uulad na yung buhay namin dahil sa makabagong pagsasaka at bagong teknolohiya. Hindi pala yun ang solusyon kasi hanggang sa kasalukuyan, hanggang ngayon, maangkat pa naman tayo ng bigas sa ibang bansa. Di ibig sabihin, hindi nagtagumpay yung programa noon. At kasi hanggang ngayon, may kinakapos tayo ng bigas nanggagaling sa Vietnam, nanggagaling sa Thailand, na kung saan pa nanggagaling yung mga bigas natin na kinakain. Na dapat sana ay hindi pa madadagdagan ang gastos natin kasi namin kasi kailangan mong bumili ng binhi na kung paano kung ano sabihin nilang presyo ng binhi kakagatin namin kasi wala naman kaming choice kundi bumili ng mga makabagong binhi. Kaya yun ang isang problema na wala sa control ng mga magsasaka yung binhi na dapat sana ay nagagamit ng mga magsasaka. At dahil nga sa hanggang ngayon ay umangat pa rin tayo ng bigas sa ibang bansa, ay plano na naman na ata na ibalik yung dating programa na kung saan ay tinatawag naman nilang Masagana 150 o Masagana 200. Sa palagay ko, baka
maging kamukha din ng mga nakaraan, kasi kung ugatin natin yung mga nangyari, eh ganun din yung sinasabi nila na gaganda yung anay, lalakas yung kita ng mga magsasaka. Pero hindi naman nangyayari yun eh, kasi tinan mo nga ngayon, anong mga programa ng gobyerno, pero maganda naman sana, pero kung talagang nagmamalasakit doon sa mga magsasaka, eh ang problema nga ay yung mga ginagamit dito ay galing naman sa ibang lugar, katulad halimbawa nung pataba, biruin mo, dati kung lang yung 800 to 900 yung urea. Hoy. Eh ngayon magkano na yung kwan? Yung nabibili ng 500 noon. Katulad ng mga sulfate ay napaka mahal na, mahigit na ng 2,000. Oh. Paano masosolusyunan yung problema na mga magsasaka? Eh bumubuti sana kung yung control ng bini o yung mga pataba ay nanggagaling na dito at ang nagpo-produce sa mga magsasaka. Pero eh, kailangan mo pang umangkat, hindi naman makakontrol ng gobyerno yung presyo nito. Samantalang yung ibang produkto, katulad ng halimbawa yung asukan, so, nakokontrol, bakit yung pataba hindi makontrol? Eh, sana kung balance sana, ay maganda yung magiging epekto nito sa mga magsasaka. Eh, kaya siguro, dapat mag-isip tayo mga magsasaka kung tayo ba ay susunod doon sa plano nila. Pero sana dapat nakukonsulta tayo mga magbubukid eh, kung paano gagawin, paano nilang gagawin yung mga pamamaraan nito, kung paano natin isasagawa ito. Dapat may makabuo ng mga panukwala yung mga magsasaka para maihain sa Kongreso o kaya sa Senado na ito yung kailangan namin. Ito, pakinggan nyo kami na kami ay mga magsasaka na nangangailangan ng tulong, pero hindi nangangailangan ng pagsasamantala ng mga kapitalista. Eh, ang papabura na naman yan palagay ko eh, mga kapitalista na naman eh. Siguro, ganun lang yung aking sa ating mga magsasaka, kapwa magbubukid, mga magsasaka. Kasi kami, tayo, mga magbubukid, magsasaka, ang direktang tinatamaan ng mga problema